bata, kamusta kayo? Masaya ako na magkakasama tayong muli sa panibagong sesyon ng ating online Sunday School. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang Sabado. Ang ating napag-aralan noong Sabado ay tungkol kay Jonas! Very good! Ang ating napag-aralan ay tungkol kay Jonas. Natatandaan niyo pa ba ang ating memory verse? Sabay-sabay nating i-recite ito. Luke 11:28. He replied, "Blessed rather are those who hear the word of the Lord and obey it." Very good! Bigyan nga natin ang ating mga sarili ng tatlong palakpak. 1, 2, 3. At malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Sama-sama tayong matuto, mag-enjoy, at sumayaw sa ating CBCI Online Sunday School. Good morning, kids! Bago tayo magsimula sa ating Bible story, magkakaroon muna tayo ng games. Ang game na ito ay para mihan ng comments. Ngayon, meron ba kayong mga pets sa bahay? O kaya naman, mga pet or animals na nakita nyo sa zoo? Or sa inyong mga paligid? I-comment nyo lahat ng mga animals na alam nyo. Comment down below! Habang tumatagal, ang mga tao sa mundo ay pasama na ng pasama. Kaya, naisip ng Diyos na gunawin ang mundo at lipulin ang mga tao. Ngunit, meron pa rin isang tao na palaging sumusunod sa kanya. At ito ay si Noah. Maging ang kanyang mga pamilya ay tinuturuan niyang manalangin at palaging sumunod sa kanya. Isang araw ay kinausap ng Diyos si Noah. Noah, nalulungkot ako sa mga nangyayari sa mundo, kaya ako ay magpapadala ng malaking baha na sisira at gugunaw sa mundo. Uulan ng walang tigil sa loob ng 40 araw at ang lahat ng nasa mundo ay masisira at magugunaw. Walang kahit anong matitira na hayop at tao. Binabalaan kita dahil ikaw ang tanging sumusunod sa akin at patuloy na gumagawa ng aking kalooban. Ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas sa bahang ito. Gumawa ka ng malaking barko na sasakyan mo at ng iyong pamilya. Sa loob din ng barkong ito ay magsakay ka ng 2 pares ng hayop upang makapagparami sila sa lugar na inyong mapupuntahan. Akin pong susundin ang iyong At nagsimula na nga agad na gumawa ng barko si Noah. At pagkatapos niyang gawin ang malaking barko, ay agad niyang tinipon ang 2 pares ng mga hayop na ipinabubukod ng Panginoon. At isa-isa niya itong pinaakyat sa barko. Nang makakit na ang lahat ng hayop sa loob ng barko, ay pinasampa na rin ng Diyos ang pamilya ni Noah sa barko. Nang makapasok ang lahat sa loob ng barko, ay kusang sumara ang pintuan ng barko. At sa oras na sumara ang pintuan sa barko, ay nagsimula na rin tumatak ang ulan. Patuloy na lumakas ang ulan na may kasamang matitinding kulog at kitlat na ikinatakot ng mga tao. Ang tubig ay unti-unti nang umaangat at nagkakaroon na ng baha. Ikinangamba ito ng mga tao dahil lumulubog na ang kanilang bahay at wala na silang mapuntahan. Ngunit ang pamilya ni Noah ay tahimik at payapa sa loob ng barko. Patuloy lang ang pag-ulan sa loob ng 40 araw. Maging ang mga pinakamataas ng bundok ay natabunan na ng tubig at wala ka nang makikita rito. Makalipas ang 40 araw, ay nakita ni Noah na unti-unti nang bumababa ang tubig. Patuloy silang inagos ng tubig papunta sa isang lugar. Upang malaman ni Noah kung humupa ng baha, ay nagpalipad siya ng isang kalapati at nang ito ay hindi na bumalik, ay natuklasan niya na humupa ng baha at sila ay ligtas na.
At dahil sa patuloy na pagbaba ng tubig, ito ang naging dahilan ng pagpangga nila sa isang malaking bundok. Kinausap muli ng Diyos si Noah. At nangako ang Diyos na hindi niya na muli gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. At bilang tanda ng pangako, ay nagpalitaw ng isang bahaghari ang Panginoon. At sa tuwing lilitaw ito, ito ay magiging simbolo ng kanyang pangako kay Noah. Ayan, dumako naman tayo, kids, sa ating question and answer. Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, ito ang unang tanong. Tungkol kanino ang ating Bible story sa araw na ito? Tama! Ito ay tungkol kay Noah. Pangalawa, ano ang inuutos ng Diyos kay Noah? Tama! Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang malaking barko. Pangatlo, bakit siya inutusan na gumawa ng barko? Tama! Dahil lilipunin na ng Diyos ang mundo dahil masasama ang tao doon. Pang-apat, sinunod ba ni Noah ang utos ng Diyos? Oo, at pinapasok niya sa barko ang kanyang pamilya at tigiilang huli ng mga hayop. Ilan niyon? Tigdadalawa. Very good. Panglima, ilang araw bumaha nung panahon na iyon? Tama, 40 days. Pang-anim, ano ang ginawa ni Noah nung tumama ang kanilang barko sa bundok? Tama, nagpalipad siya ng ibon. Pang-pito, paano nalaman ni Noah na humupa na ang baha? Tama, nung hindi na bumalik ang ibon, nalaman niyang wala ng baha at sila'y ligtas na. Pang-walo, ano ang naging simbolo ng tipan o pangako ng Diyos kay Noah? Tama, nagpakita ang Diyos ng isang bahaghari o rainbow bilang simbolo ng kanyang pangako. Pang-siyam, ano ang naging pangako ng Diyos kay Noah matapos ang bahang ito? Tama, pinangako ng Diyos na hindi niya na muling lilipunin ang mga tao sa pamamagitan ng baha. Huling tanong, ano ang naging resulta ng pagsunod ni Noah? Tama! Siya at ang kanyang buong pamilya ay naligtas at hindi pinabayaan ng Diyos ang pamilya ni Noah dahil siya ay tapat na sumusunod sa Diyos. Good job, kids! Talaga naman na nakinig tayo sa ating Bible story sa araw. Marami ba kayong mga hayop na nakita sa Bible story natin? Mayroong leon, elepante, giraffe, tupa, at marami pang iba. Ngunit, hindi lang patungkol sa mga hayop ang Bible story natin. Tungkol din ito sa pakikinig at pagsunod sa Diyos at gayon din naman sa ating mga magulang. Matuto tayong makinig sa kanilang mga payo at pangaral katulad ng pakikinig at pagsunod ni Noah sa Diyos. Tandaan, Ephesians 6:1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6:1. Para sa ating memory verse challenge, i-video ang inyong sarili habang nire-recite ang ating memory verse sa araw na ito. Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Huwag kalimutang i-post sa inyong Facebook at itag ang CBCI o gamitin ang hashtag CBCITV
kids. Para sa ating arts and craft, gagawa tayo ng Noah's Ark. Mga kailangan, dalawang makukulay na papel, isang bond paper, lapis, ruler, glue o glue stick, goma o rubber bands, scotch tape, at gunting. Tandaan, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Mas mabuting magpatulong sa mas nakatatanda. Ready na tayo? Kuhanin natin ang isa sa mga makukulay na papel. Gamit ang manipis na lapis o ballpen, ay irarolyo natin ito ng padiagonal, katulad nito. Siguraduhin maayos at pantay-pantay ang pagkakarolyo. Siguraduhin din at tatanggalin natin ang lapis o ballpen sa loob ng ating green na papel. At lalagyan natin ito ng maliit na tape sa gitna para hindi agad ito masira. Ngayon naman ay kunin natin ang ating scotch tape at papalibutan natin ito ng scotch tape. Magpatulong din tayo kila Mami at Daddy. Ngayon naman ay hahanapin natin ang gitnang bahagi ng ating green na papel at itutupi ito sa gitna. Siguraduhin din na pantay ang pagkakatupi natin. Pagkatapos, kunin natin ang ating rubber band. Doblihin lang natin ito at ilagay na natin sa dulong bahagi ng ating green na papel. Katulad nito. Itabi muna natin ito. Ngayon naman, kuhanin natin ang ating bond paper. Katulad ng ginawa natin sa green na papel, irarolyo din natin ito, pero pahaba na natin itong irarolyo gamit ang manipis na lapis o ballpen. Siguraduhin maayos at pantay ang pagkakarolyo natin sa ating bond paper. Kapag tapos na tayo, lagyan na ulit natin ito ng scotch tape sa gitna. At gamit ulit ang scotch tape ay papalibutan natin ito. Siguraduhin din na tatanggalin natin ulit ang lapis o ballpen na nasa loob ng ating nirolyong bond paper. Simulan na natin maglagay ng scotch tape sa palibot ng ating bond paper. Ayan, gupitin lang natin ito. Ngayon naman, susukat tayo ng dalawang 1.5 inches at isang 1 inch sa ating nirolyong bond paper. So maglalagay muna ako ng marka. 1.5 inches, 1.5 inches at 1 inch. Ngayon naman, gamit ang gunting ay gugupitin natin ito sa bahagi na nilagyan natin ng marka. Magpatulong tayo kila Mami sa paggugupit. Ayan, meron na tayong tatlong pirasong puting nirolyong papel. Kuhanin na ulit natin ang ating green na papel. Gupitin lang natin ito sa dulo para magkaroon tayo ng pantay na disenyo sa dulo ng ating green na
ni Roy yung papel. Ngayon naman, ilalagay natin sa loob ang isang 1.5 inches at ang isang 1 inch na puting papel. Siguraduhin sakto ang pagkakalagay natin ng ating 1.5 inches at 1 inch na papel katulad nito. Ayan. Maaari niyo din siyang lagyan ng glue o ng glue stick para mas matibay ang ating gagawing arko. Ngayon naman, kuhanin na natin ang isa pang 1.5 inches na nirol yung puting papel at ipa-flat lang natin ito. Pagkatapos natin itong i-flat ay ilalagay na natin ito sa ating rubber bands. Siguraduhin din na maayos ang pagkakalagay nito. Ayan, ganito dapat ang maging itsura niya. Maaari nyo rin naman siyang lagyan ng glue o ng glue stick para mas matibay ang pagkakakabit natin. Yan, patuyuin lang natin. Kuhanin naman natin ang isa pang colored paper. Dito naman ay gagawa tayo ng bangka. Alam ko marunong na tayong gumawa ng bangka. So, itutupin muna natin ito at gugupitin sa gitna. Kailangan natin ng isang rectangle o parihaba. Itupin natin sa gitna. Maglagay tayo ng marka sa gitnang bahagi, sa itaas at sa ibaba. At itupin natin ang kanan at kaliwang corner o kanto ng ating papel. Kuhanin ang ibabaw na bahagi at ang likuran para maitupin natin ito. Naman, ibuka lang natin ang ibabang bahagi nito at i-flat at itago ang mga natitira pang mga sumobrang papel. Itupi rin natin mula sa ibaba, pataas, hanggang dun sa kanto. Ayan. Ibuka lang ulit natin tapos i-flat natin para maging hugis diamond na siya. Ngayon naman ay kuhanin natin ang itaas na bahagi. I-open lang natin hanggang sa maging ganito ang itsura niya. Itago lang natin ang sobrang papel para maayos ang pagkakatupi natin ng ating bangka o ng ating origami. Pagkatapos natin gumawa ng origami na bangka, ididikit na natin ito sa ginawa natin kanina. So, pwede kayong gumamit ng glue o na glue stick para mas matibay ang pagkakakabit nyo sa inyong origami o sa inyong bangka. Ayan, tapos na ang ating art and craft for today. Gumawa na rin ako ng isa kanina. Good job, kids! Huwag kalimutang i-post ang inyong mga artwork sa Facebook at gamitin ang hashtags CBCITVKids at hashtag Noah's Art. Nag-enjoy ba kayo mga kids sa ating mga ginawa ngayong araw? Tandaan, matutong makinig at sumunod sa mga pinag-uutos ng ating mga magulang tulad ng ginawang pagsunod ni Jonah sa Panginoon. Tayo manalangin na magkaroon tayo ng pusong masunurin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong kadakilaan.
Patuloy na tulungan mo kami na matutong masumunod sa iyo sa mga pinag-uutos mo at gayon din sa mga pinag-uutos ng aming mga magulang. Bigyan niyo po kami ng pusong masunurin sa iyo at sa aming mga magulang. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen!